So mga promise, ito po yung gagawin po natin. Ano? Dapat po malaman po yung ano, yung date po ng harvest po nitong ilalagay po natin na triple to na variety, no? So inaani po to nung ano, nung March 20, 2023. So ilang buwan pa lang po nakalipas po ano. So ito po yung ginagawa po namin na pagbababad. Apat po 'yan. Ilalagay po natin dito. Yan. So ito po yung kanyang ano. So ito po yung triple to na variety, mga farmers. Yan. Ayan, ganyan po, no? Inbreed. Tapos dito po natin lagay. Kaninang umaga po kasi nagsabog po rin kami ng ano, triple two din. So itong nandito nakikita nyo, may mga pale-pale pa. Triple two din po yan. So wala pa pong laman po yan. Diyan po natin ibababad ng dalawang gabi tsaka isang araw. Ayan. Tanggalin po natin dito sa sako, farmers. Lagay natin lahat dyan. So meron po tayong gripo dito. Ayan, libre po yung tubig. Kailangan mo lang mag-keep. And ito po yung nilagay po natin. So makita nyo, puro palay po nasa ibabaw. Pero ito po ay wala pong laman. So ito, kailangan mo siyang ano, sa loob, haluin para lumabas pa yung ibabaw na nasa ibabaw. So itong pamamaran po na tulo, mapong pamamaran po ng pagpapatubo po ng palay. So, actually, yung tinuturo nila ito, pwede mong palitan yung tubig. Pero ito, hindi na napapalitan. Ito, every morning, kailangan mong i-check kung may tubig siya o wala. Kailangan mong dagdagan yung kanyang tubig. Ito, para sa ganun ay mababad siyang pumabuti. So, ito mga to, minsan nakakaligtaan kong tanggalin. Sabi nila kasi itong ipa niya na ito, walang laman, tumutubo pa rin kahit isabog tanim ito. Kaya minsan hindi ko natatanggal, isasama sa naisasabog. Pero compare natin sa may laman, ito nasa ilalim. Ano. Yan. So ang gawin po natin dito na sa nasa ibabaw, ito po yung tatapon po natin. Tanggalin po natin ito. Yan, wala po na laman to eh. Yan. Lagay natin dyan. Yan, kasi nilalagay minsan eh. Pero sa pagbababad, parang wala naman po yata ang nilagay titiranggal. Sinama din. Yan, mga farmers. Ganito lang po yung way po ng pagbababad po namin dito ng tubig. Maganda kung may sahula rin po. Ano? Galing sa ulan. Ayan, dagdagan po natin ng tubig. Medyo kukunti pa yung tubig po niya. Para, ano, sapat yung tubig po niya. Kasi, pinipipirin natin yung pagtataniman po nito. Ayan, mga farmers. So, tingnan natin po, ano, yung pagtubo po niya. Lang sa Sabado. Kasi, Sabado yung, ano nito, pagtatanim. Sabog tanim sa Sabado. At ano pa ngayon? Merkules. So, Merkules, Webes, Jernes, Sabado. May tatlong araw po nakababad. Ay, yung proseso po ng pagpapatubo. Tanggalin din natin kasi baka makalimutan kung tanggalin mga to. Alright. Tingnan natin. Ito mga farmers, yung nilagay, ano, pinabad ng isang araw, isang gabi. Ayan. Ito mga farmers, kita nyo po yung tubo po niya. Ayan po. Ayan, update ko po kayo, ano. Bukas to may sasabog na, pero kita nyo naman po, ano, mahaba na po yung kanyang, ano,
lumalabas din yung kanyang ugat. So, tingnan natin sa ilalim. Oh, medyo mainit siya. Yan. Yan po mga farmers. Oh. Lumalabas na po yung kanyang ugat. Bukas yan, isasabog na po natin. So, actually ito po ginagawa ito. Ibababad ng isang araw, isang gabi. Tapos pagkalabas, isti naman po dito sa labas ng dalawang gabi, isang araw. So, yan po yung umuwi po namin ng pagpapatubo po ng palay, triple 2 na variety. Alright mga farmers, ito na po yung ating binhi, ano? Kita nyo na po, ano? Ito po yung sako po natin. Ayan, at nagsasabog na po sila doon sa bandaron. So, tingnan na po natin, ito po yung binabad po natin ng isang araw, isang gabi. Tapos, inimbak po natin siya ng dalawang gabi, isang araw. So, ngayon, ito na po yung resulta po niya. Nakita nyo naman po, ano, ito po galing po sa sako, yan po, nalaglag. Yan, ganyan po kahaba yung kanyang ugat, no? Yan po yung sasabog tanim po natin. Sabi nila, eksakto lang po daw ito kasi tamang-tama lang po yung ganito pong haba po ng ugat po niya. So, maganda po ito isabog, ihihagis. No? Oh, ganda po, mga farmers. Ito po ay 222 na variety. So, mamaya, ipapakita ko po sa inyo anong ginagawa po nila dun sa pagtatanim po ng, ano, ng palay, yung pagsasabog tanim. So, ulitin ko po. RC222 na variety. Ayan. 114 days. Ang bilang po yun ito. So, ito po mga farmers, yung ginagawa po nila yan. Makita nyo po, may kalabaw po doon. Ayan. Yan po yung taga-kanal. Tapos, meron po tayong taga-tanggal po ng tubig. Ayan. Para po, dadan po yung tubig sa kanal. At hindi pong pwede pong mabasa o mababad sa tubig yung ating sabog tanim. So, ganyan po yung ginagawa po nila. Ito, tapos na po na sabugan. So, pakita natin yung mas maliwanag po na video po nung, ano, nung sa sabog tanim. Ito, para mo yung sinasabog po nila, oh. Yan. So, 90% tumubo pa, no? Yung mahaba po yung kanyang ugat, no? Or 100% ba? Wala makitang hindi tumubo eh. Lumalabas po yung kanyang ano, mga ugat. So, napaganda po na medyo mahaba-haba konti yung kanyang mga ugat. So, maganda kasi ito pag sinabog po niya. Magandang ihagis kasi nga hindi siya kumpul-kumpul. Kung malalay nyo po yung palawan po natin na variety, ay mas malilit po noon pag bitak lang. Ito, marami pong tumubo na talaga. So, 100%. So, ito naman po yung, ano, yung sinabog na nila. Tingnan natin. Ito. Ayan, makita po, ano. Hindi nyo na masyadong makita yung palay kasi nakalubog na sa, ano, sa putik. Ayan. So, bakit nga ba ganito po yung ginawa po natin? So, sabog tanim po yung ginawa po natin. Makita nyo po, kukunti lang po yung nagtatrabaho. Apat na nagsasabog, dalawang nagsasabog, dalawa rin yung nagkakanal, tapos isang kalabaw, bali lima lang po sila. So, sa ganitong paraan po, ano mga farmers, mas makakatipid ka dahil sabog tanim lang. Within 2 to 3 hours ito, tapos na. Kung lipat tanim naman, matagal, halos kalahating araw to siguro. Kasi marami po sila magtatanim, yung normal na pagtatanim. So, yan po ka-farmers yung talagang, ano, ito yung pagtatanim po namin, yung makaluma pa rin, ano. Dahil, pagsabog po nila ay hawak-hawak po nila yung palay, inaagis po na ganun. Yan mga farmers, hindi pa nila tapos po, ano, yung sinasabugan. So, konti na lang po yung sasabugan po nila. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung 222 din na variety na sinabog po ito nung Merkules, no? Ilang araw lang po pagitan. Mga tatlo, hanggang apat na araw po ang pagitan po nito. So, tignan po natin.
So mga farmers, ito po yung sinabugan po ito nung Miyerkules lang. Sabado po ngayon, ilang araw pa lang, Kita nyo po, ang ganda po tingnan kasi nga malalaki na po siya. So yung variety po na ito ay 222 na variety. Yan, sabog tanim po rin po ang ginawa dito. As usual, may mga kanal po siya. Pero ngayon po, update po tayo sa Magat Dam. Kukunti na rin pong tubig, sabi nila. Kasi walang tubig po sa mga irigasyon na siya rin kinukuha namin dito para matubigan po ito. So, yan, maganda pong tignan variety 222. Ilang days pa lang siya. May best fairness, Sabado, tatlong araw pa lang, may sabog tanim po ito. And nakita niya na po, Yan po, mga farmers. Ganda po ng tubo po niya. So, usually, sinasabi po nila na yung mga sabog tanim po ngayon, maganda po yung kanyang tubo. Wala po pa yung kwanpalya dun sa pagtubo po ng palay. Pero sa ngayon kasi wala pong ulan, kaya mahirapan po yung lupa. So mga farmers, tapos naman nila, Yan. Naganda po tingnan kapag kalabaw pong gamitin sa pagkakanal. At madodoble po yung pagpatad po niya ng sinilong na taniman ng palay. So kita nyo po, dadaan po yung tubig po dito. Number one din po na kailangan, hindi kasi yan yung kanal po niya para dyan po yung tubig. Hindi po mabulok po yung palay na itatanim. Kasi pag nano po yung tubig po dyan sa yung palay sa tubig, mabubulok po siya. Hindi po siya tuloy ang tutubo. Kahit sabihin na natin na tumubo na. So yan, tapos na po Makita nyo po mga farmers kung papansin yung mga pilapil po niya. Inisprang ko lang po ito ng pandamo. So usually yan ganyan pong ginagawa po namin sa palayan po ng mga to. Iba po pa yung mga binablog ko na tungkol din po sa mga malilinis yung irrigated po. Ito po kasi hindi po irrigated Yan, medyo madamo nga lang ngayon kasi yung mga nakaraan hindi naman ganyan kadamo. So yan mga farmers. Tapos na yung pagsasabog. Okay na po siya. Kita nyo naman po. Maganda yung pagka-slope po ng lupa.